Ano ba, Zandro? Nasa labas tayo o ang konsumidong tura ni Celestine sa asawa? Nag-uumpisa na naman kasing lumikat ang kamay nito. Pinaglalaroan ni Zandro ang katawan ni Celestine habang ang isang kamay nito ay pumaloob na sa asawa nito. Huwag kang malikot, mahal. Hayaan mong paligayahin kita. Kinagat-kagat ni Zandro ang tenga ni Celestine at mas lalong pinagbuti ang paglalaro sa asawa niya. Tigil na gumawa ng anumang ingay si Celestine. Anumang lilikhi niyang tunog ay tiyak na aalingaungaw sa tahimik na paligid. Alas 10 na ng gabi at tanging ang huni na lang ng mga kulisap at ang kanilang bumibilis na paghinga ang tanging, naririnig nila. Dali-daling kinarga ni Zandro ang asawa at pinasok sa kanilang silid. At dahil natutulog sa kama si Celeste, ay sa sofa niya inihiga ang asawa. Nasa bunutan ni Celeste ng asawa sa paglalaro nito sa kanya. Parang titirik ang mata niya sa sensasyong pinapalasap sa kanya ng ekspertong asawa. Nang maramdaman niya ang pamumuno ng puso na hudyat ng nagbabadyang pag-abot ng tagumpay, ay naiyakap ng kanyang mga binti sa katawan ng asawa, nanigas ang kanyang mga binti at doon ay nanulas ang kanyang binhi. Biglang bumangon si Zandro. Napaawang ang bibig ni Celestine sa ginagawa ni Zandro na parang may hinahabol. Para itong isang ekspertong nakasakay na nagpapatakbo, na walang humpay sa ibabaw ng isang kabayo. Ang kanilang mga hininga, ay mabilis na nakipagpaligsahan sa tunog na nililika ng kanilang mga katawan. Napapikit si Zandro sa ginawa ng asawa kaya hinawakan niya ang dalawang binti nito at isinampay iyon sa kanyang balikat. Napapasunod ang katawan ni Celestine sa panunukso ng asawa, kaya hinahayaan niya na lamang ito kung anuman ang naisin nitong gawin sa kanya. Dahil sa ginawa ni Celestine ay isang malakas na ingay ang pinakawalan ni Zandro. Tinakpan ni Celestine ang bibig ni Zandro sa takot na maalimpungatan si Celeste. Sa kanilang mag-asawa ay sadyang mahilig umungol si Zandro kaysa kay Celestine. Mahilig din ito magmura noon tuwing nagniniig sila, pero firm nang nagagalit si Celestine, kaya mula noon ay kinontrol na niya ang ganoong nakagawian. Tuluyan na nilang naabot ang dako pa ron ng magkasabay. Hindi kaagad umalis sa tabi ni Celestine si Zandro para masiguro na walang maaksaya. Pagkatapos ay maingat na umalis sa tabi ng asawa at tulad ng nakagawian ay kumuha ng panlinis sa asawa. Siya na rin ang nagsuot dito ng panloob. Pinuhat niya ito pabalik sa kama nila at tumabi si Zandro sa asawa at isang mariing halik ang iginawad niya sa sentido ng asawa at saka niyakap ito. Ang walang kamalay-malay nilang anak ay masarap ang tulog, hindi man lang ito nagising sa ingay na nilikha ng ama nito. Nakangiti na tiningnan ni Zandro ang anak. Para kang Tim ang nangingiti dyan, saway ni Celestine kay Zandro. Natutuwa lang ako sa anak natin. Para talaga siyang si Lillian. Mas mapagkakamalin pa siyang anak nito kaysa anak mo, pansin ni Zandro. Natural naman siguro dahil kapatid mo siya. Magtaka ka kung kamukha siya ni Ethan o ni Rodney. Umikot ang mata ni Celestine bago tinalikuran si Zandro. Ikaw, mahal, kailan ka pa naging moldita? Amused na tanong ni Zandro sa asawa. Moldita naman talaga ako, ah. Akala mo porket tahimik ako ay wala akong masamang ugali na tinatago? Doon ka nagkamali. Ang bait mo kaya, sip-sip ka, gusto mo lang yata ulit umiskor eh. Natawa na lang si Zandro sa pagtataray ni Celestine. Kahit anong gawin nito ay maganda pa rin ito sa kanyang paningin. Iyong tipo ng ganda na hindi mo pagsasawaan. Matulog na nga tayo, maaga pa ulit tayo bukas. Si Estong na ang bahala bukas, mahal. Tinawagan ko na, kawawa ka naman, galing pa tayo ng Maynila at diretso sabak ka kaagad sa maraming trabaho, turan ni Zandro. Hindi pwede, kailangan naroon ako. Para maayos ang record, sansala ni Celestine. Napangiwi si Zandro bago nagsalita. Gusto mo lang yata makita si Rodney eh, kaya gusto mo andan ka. Hinampas ni Celestine ang braso ni Zandro. Ako tigilan mo dyan sa kaseselos mong wala sa lugar, ha. Alangan naman na hayaan ko lang si Estong at si Tatay, eh mas gamay ko naman ang trabaho, paliwanag ni Celestine. Eh sa nagseselos ako eh, ang nakangusong pagmamaktol ni Zandro. Kaya pala halos di mo ako tantanan. Diyos ko po, Zandro, may anak na tayo at lahat ganyan ka pa din. Eh hindi nga ako nagselos sa dami ng babaeng dumaan sa buhay mo, may narinig ka ba? Bugnot na ni Celestine. Siyempre lalaki naman ako, walang mawawala sa akin, itulog mo na lang yan, Zandro, sabi ni Celestine.
Tuluyan na natulog si Celestine. Napagod na nga ito sa lambersangan nila ay nautas pa ito sa pagseselos ng asawa. Nagising bandang alas 5 si Zandro. At tulad ng dati ay gusto ulit magtampisaw sa kandungan ng asawa. Hindi na ito naghintay na magising si Celestine bagkos ay siya na ang nagmanyobra. Tinanggal niya ulit ang suot ng asawa at maging siya ay kaagad hinubad ang boxers. Dahil umaga ay nakasaludo agad ang kanyang kahandaan. Pumaloob siya ulit sa comforter at kagyat na inangat ang isang binti ni Celestine. Napabulong ito pero nanatiling tulog. Ilang saglit pa ay nagising ang natutulog na si Celestine. Kaagad siyang hinampas nito, ngunit hindi nagpatinag kaya ilang sandali pa ay napapikit na rin ito at ninamnam ang kaiga-igayang ginagawa niya dito. Nang biglang umiyak si Celeste, napahinto sila pero nanatiling nakayakap pa rin si Zandro sa asawa. Nanay, iiyak-iyak na ka pa ni Celeste sa ina. Kaagad niyakap ni Celestine si Celeste at tinaliman ng tingin si Zandro, para tantanan siya nito ngunit pilyo lamang itong ngumiti. Kinapa ni Celeste ang dibdib ng ina, tama na gusto nitong damidi. Pinagbigyan ito ni Celestine at siya ang nagpalabas sa suso niya. Kaagad na sinimsam ng anak ang didi niya at muling pumikit. May naisip na kapilyuhan si Zandro, unti-unting kinakagat-kagat ni Zandro ang tenga ni Celestine. Samantalang nais na magwala ni Celestine sa kamanyakan ng asawa, hindi lang siya mikaimik dahil kasalukuyang dumdidi si Celeste. Ayaw pa naman nito na hindi niya yakap sa tuwing nakasimsim sa dibdib niya. Maya-maya pa ay mas damiin pa ito mula sa kanyang likuran, para na silang inaalog mag-ina. Mas niyakap ni Celestine si Celeste para hindi ito gaanong maistorbo sa kagagawan ng ama. Ilang sandali pa ay nakaraos na si Zandro nang maramdaman ni Celestine ang mahigpit na pagyakap nito sa likod niya, habang si Celeste ay walang kamalay-malay sa kahalayan ng ama ay nakapikit pa rin. Pagkatapos ng mainit na sandali nilang mag-asawa ay malakas na hinampas ni Celestine si Zandro. Grabe ka talaga, wala kang patawad. Hindi ka nahiya sa anak mong natutulog at hindi ka pa talaga nakontento sa ginawa natin kagabi. Salubong ang kilay na sita ni Celestine kay Zandro. Siyempre iba ang kagabi, iba din ngayon, tapos iba din mamaya sa banyo. Halika na mahal, sabay na tayo maligo, nakangisi na anyaya ni Zandro sa asawa. Manyak, hinampas niya ito ng unan at sapol ang mukha ni Zandro. Ang sakit mahal, grabe ka sa akin. Matapos kitang dalhin sa langit, yan lang igaganti mo sa akin, may tampong tura nito kay Celestine. Bumangon na si Celestine at maingat na nilagay sa gitna ng kama ang anak na kakatapos lang Dom Eddie sa kanya, kaagad siyang nagtungo sa banyo at nilock yun. Mahirap na baka yumisa na naman ulit ang asawang ang hilig talaga sa lambersangan. Naririnig niya ang mahihinang katok nito, ngunit hindi na iyon pinansin. Matapos maligo ay nagpunas na ng katawan, at sa malas ay nakalimutan pa niyang magdala ng pamalit, kaya nakatapis lang na lumabas ng banyo. Biglang lumaki ang mata ni Zandro nang mula sa banyo ay lumabas ang asawang nakatapis lang ng tuwalya, nakangiti na naman siyang nakatingin dito. Ang makinis at maputi nitong kutis ay kay sarap lasapin kaya dali-dali niya itong nilapitan. Umiwas si Celestine kay Zandro. Mahirap na kitang-kita sa paninitig nito na balak na naman itong yumisa. Aba, namimahasa na yata ito at dinaig pa niya ang isang hostess sa sunod-sunod na customer. Tigilan mo ako, Ferrer, makakatikim ka talaga sa akin. Banta niya at pinakita dito ang kamaong nakakuyom. Talagang titikman kita, akala mo, tatantanin kita, nagkakamali ka, hindi kita titigilan hanggang hindi ka nabubuntis. Isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa mga labi nito, at dinamba ang asawang nakahawak sa tuwalyang nakabuhol sa bandang dibdib. Ang totoo, kahit si Celestine ay na-excite naman kaya lang ay kailangan niyang pumunta ng maaga sa palaisdaan para sa ikalawang batch ng pag-harvest. Maaga ako dapat doon kay Tatay Kiko, mahinang sabi ni Celestine kay Zandro na nakayakap na sa kanya mula sa likuran. Iginiya siya nito doon sa loob ng walk-in closet at doon ay tinanggal ang tuwalyang nakabalot sa basa pa niyang katawan. Parang naulol si Zandro nang masilayan ang hubad na katawan ng asawa. Kaagad niyang sinabsab ang mukha sa dibdib nitong malarosas ang kulay, para siyang isang uhaw na sanggol at nalasap pa ang manamis-namis na gatas ng asawa. Pigil ang halinghing ng asawa nang kusang bumaba ang mukha niya pababa dito.
Nakatayo ito at ipinatong niya ang isang binti nito sa isa niyang balikat. Kitang-kita niya ang maganda at mamula-mula pa rin at katamtaman lang ang laki nito. Hinubad niya ang kanyang boxers at niyakap ang asawa na nakatalikod. Masdaman niya ang init nito at maging siya ay napapikit ng maamoy ang mabango niyang katawan. Nag-igtinggan ang kanyang panga para pigilin ang sarili na makalikha ng mas malakas na tunog para hindi magising ang anak na tulog pa. Napapikit siya sa sobrang sayang nararamdaman dahil sa sensasyong lumulukob sa kanyang kaibuturan. Muntik pang masabsob sa carpeted na sahig si Celestine nang makamtan ang kaluwalhatian kung hindi siya nahawakan ng mahigpit ni Zandro sa bewang. Iginiya siya nito paharap at muling hinagkan ng mariin. Nadama pa ni Celestine ang pakunti-kunti nitong paghalik sa kanyang pisngi at noo. I love you mahal. Salamat sa pagpapaligaya sa akin sa tuwi na, iyon ang sinabi ni Zandro, bago ito kumuha ng bimpo na panlinis sa kanya. Pinihisan niya si Celestine at muling kinarga para edeposito sa kama. Muling nakatulog si Celestine, napangiti na lang si Zandro sa kapilyuhan niya. Gising na si Celeste at siya na ang umasikaso sa anak. Bumaba sila ng komedor matapos itong magsipilyo ng ngipin. Alas 6:30 pa lang at nandun na si Yaya Berta sa komedor na nag-aabang sa kusinire para sa almusal nila. Good morning Yaya Berta, bungad ni Celeste sa matanda. Good morning baby ganda. Ang saya lang na sagot nito. Parang kinikiliti sa narinig. Biglang sumeryoso si Celeste at biglang nagtanong sa matanda. Yaya may lindol ba kagabi? Nabaghan ang matanda ngunit nakuha niya ang ibig sabihin nito. Wala naman anak. Bakit hindi mo tanungin ang tatay mo? Pilyang ngisi ni Yaya Berta sa alaga. Tatay, may lindol po ba kagabi? Bakit umuuga ang kama kagabi at kaninang madaling araw, walang mali siyang tanong ng anak sa ama? Namula si Zandro at napahawak sa batok. Si Yaya Berta ay pigil ang tawa dahil alam niya kung bakit umuuga ang kama. Ayan kasi ang hilig. Kawawang Celestine mukhang tatanghaliin na naman ng bangon. Napakamot sa kanyang ulo si Zandro sa sermon ni Yaya Berta. Tahimik silang nag-almusal, at tulad ng nakagawian ay nagpapasubo si Celeste sa ama. Matapos kumain ay diretso na sila sa palaisdaan. Kwento ng kwento si Celeste at panaytanong pa rin sa sinasabi nitong lindol. Napailing na lang si Zandro na nagmamaneho. Pagkarating nila ay kaagad sinalubong ni Mang Kiko ang apo at kinarga. Hinalikan nito ang pisngi ng apo at gayon din ang ginawa ni Celeste sa lolo niya. Lolo, lumindol ba kagabi? Alam mo kasi naramdaman ko umuga ang kama habang didi ako kay nanay. Nakaintindi kaagad si Mang Kiko at muntik ng matawa. Tiningnan niya ang namumulang si Zandro. Aasahan na niya ang pagbubuntis muli ng anak sa susunod na buwan. Halatang pagod si Celeste noong galing ng Maynila. Ang mga mata nito ay medyo mugto at sa tuwi na ay nahuhuling humihikab. Hindi na hinanap ni Mang Kiko ang anak dahil tumawag na si Zandro kaninang madaling araw para ipaalam na siya na muna ang pupunta para sa ikalawang harvest. Nakita ni Zandro na tila may hinahanap si Rodney. Lumapit ito kay Mang Kiko at hinahanap si Celeste. Yumigting ang panga ni Zandro nang marinig ang tanong na iyon. Lumapit siya dito at tinanong ito, bakit mo hinahanap ang asawa ko? Natural mas sanay ako sa asawa mo at siya sa tuwi na ang kinakausap ko sa mga transaksyon dito. Ang diretsyong sagot nito kay Zandro. Nais magalit ni Zandro ngunit pinigilan niya ang sarili. Suki nila ang hambog na ito kaya dapat ay pakiharapan ng maayos. Nanlaki ang mata ni Zandro nang matano ang asawa na bumaba sa motorsiklo ni Estong. Aba at pinagod na niya at lahat ay pumunta pa rin sa palaisdaan. Kaagad na nagsalubong ang kilay ni Zandro nang matano si Celestine. Tiyata't hindi sapat ang pangroromance niya kagabi at kaninang umaga, at nagpumilit pa itong tumungo sa kanilang bahay. Mahal, di ba sabi ko sa'yo ako na ang bahala? May bakas ng iritasyon sa tinig ni Zandro nang pinagsabihan ng asawa. Paano ako mapapakali eh ang daming gagawin dito? Anong gusto mong gawin ko? Humilata buong maghapon. Iritableng sagot nito kay Zandro. Kailangan mong makabawi ng lakas mahal, dahil mapapasabak ka na naman sa bakbakan mamayang gabi. Sadyang nilakasan nito ang huling sinabi para marinig ng antipat ikong si Rodney. Sige, lakasan mo pa, isiga mo pa. Galit na turan nito kay Zandro. Kailangan malakas ka para sa bakbak hindi na naituloy ni Zandro,
nang piningot na ni Celestine ang tenga niya. Sa tangkad niya at liit ni Celestine ay napayuko siya. "Ang sakit naman mahal," reklamo ni Zandro, "galit ka." Pinandilata ni Celestine ang asawa, "Hindi siyempre mahal, paano ako magagalit kung palagi mo akong dinadala sa langit?" Isang ngisi ang iginawad ni Zandro sa asawa at muli isang malakas na hampas ang natanggap mula kay Celestine. "Yang bibig mo talaga ay walang preno, di ka na nahiya." Maagang natapos ang pangalawang harvest at sa kabuuan ng araw na iyon ay nakanguso lang si Zandro. Dinedma siya ng asawa na purong abala sa pagbabantay sa timbangan at paglilista. Parang nabunutin ng tinik si Zandro sa lalamunan nang sa wakas ay umalis na sila Rodney. Alas tres na sila nakauwi ng mansion, nakatulog si Celeste sa kalikutan nito na nagurirat sa mga tauhang abala na nag-aahon ng mga lambat, padabog na bumaba si Celestine sa sasakyan at nakasunod lang si Zandro na karga ang anak na himbing na natutulog. Pagkarating sa taas ay kaagad naligo si Celestine dahil nanlalagkit siya sa maghapong trabaho. Paglabas ng banyo ay nakadamit na siya at nakabalot ang buhok ng tuwalya. Nakasimangot pa rin si Zandro na lumapit sa kanya. "Sorry na mahal. Nagseselos lang naman ako doon sa admirer mo eh. Diyos ko po, tigilan mo ako sa kakaselos mo, Zandro. Hindi nga ako magkandaugaga sa pag-asikaso sa mga gawain doon kanina, isisingit ko pa ba ang paglalandi? Kung gustuhin kong lamandi, edi sana noon pa." Mariin naturan niya kay Zandro. "Kaya nga nagso-sorry na eh, alam ko naman kasi ang dami mong admirer." Walang salitang namutawi sa bibig ni Celestine sa mga banat ng asawa. At kailan pa siya nagkaroon ng maraming admirer? Natulog sila ng gabing iyon nang matiwasay at kahit anong pangangalabot ni Zandro ay hindi siya pinagbigyan ni Celestine. Kinabukasan ay nagulat si Celestine nang andan na pala ang mga biyenan. Naging matagumpay daw ang operasyon ni Earl. Andan din nang maaga si Mang Kiko at dala-dala nito ang record book ng naging bentahan ng nakaraang harvest sa palaisdaan. Wala pa rin sa mood na kibiyuan ni Celestine ang asawa at napansin iyon ng kanilang mga magulang. Si Celeste ay panay ang Yuzisa sa mga galing ng Maynila kung kailan niya makikilala ang pinsan. "Mamite, kailan ko naman makikita si Earl? Kapag pwede na siya ibiyahe pa uwi dito at magaling na," sagot ng Abuela sa apo. "Ay, matagal pa pala ako may kalaro. Mamita, marami ka pa sa lubong na tinapay sa akin." Paglalambing ni Celeste sa mamita niya. "Oo apo, may cake akong dala para sa iyo. Hindi ba paborito mo iyon?" "Yehey." Tuwang-tuwa si Celeste sa narinig. Nag-usap ang magbalaing Norman at Kiko sa library at nabanggit ng una ang naging airingan ng mga anak. Tawang-tawa naman ang huli dahil sa kapilyuhan ng anak. "Hay nako, bole, bubuntisin ka agad yata ng anak ko iyang anak mo. Aba, at halos 5 taon din na tigang iyang anak ko, kaya sinusulit ang anak mo. Baka sa susunod na buwan may kapatid na kaagad si Celeste natin." Natawa na lang si Mang Kiko sa sinabi ng amo. Marami pa silang napag-usapan at isa na doon ang naging huling harvest. Lingid sa kaalaman ni Celestine ay lahat ng kita sa palaisdaan ay inilalagak iyon sa trust fund ni Celeste. Ayaw sana ni Mang Kiko ngunit naging mapilit ang mga balea, kaya wala siyang nagawa nang ipinaalam iyon sa kanya. Isang masaganang pananghalian ang kanilang pinagsaluhan at sa kalagitnaan, ay may dumating na imbitasyon mula sa paaralan kung saan nagtapos si Zandro. Isang reunion pala iyon para sa 10th anibersaryo ng kanilang pagtatapos. Napataas ang kilay ni Zandro nang makita ang committee ng kanilang high school reunion. Mukhang dadalo siya sa pagkakataong ito dahil na-miss na din niya ang mga kaklase noong high school. Matamang pinagmasdan lamang ni Celestine ang asawa, at nang inilapag nito ang imbitasyon sa bar counter sa kusina, ay napataas ang kanyang kilay. Kaya pala malapad ang ngiti ng asawa dahil sa chairman ng committee. Umakyat sa kwarto si Celestine para kunin ang ilang gamit niya. Napansin iyon ni Zandro at kinuha sa kanyang mga kamay. Naningkit ang mga mata niyang hiniblot iyon sa kamay ni Zandro. "Akin na yan." Walang imik si Zandro at seryosong tiningnan lang ang asawang nag-iiba na ng kulay ang mukha. "Akin na yan," sabi. Puong lakas na hiniblot ni Celestine ang mga damit at sinilid sa isang di kalakihang bag. Isang galit na Zandro ang humarap kay Celestine. Nag-iba ang itsura nito na parang biglang dumilim at saka nagsalita. "Habang asawa kita ay susunod ka sa lahat ng gusto ko.
Kapag sinabi kong pumilmi ka ng bahay ay gawin mo. Hindi ako papayag na dumisan mo ang apelyido ng mga Ferrer. Galit na sermon ni Zandro sa asawang sumuwi sa kagustuhan niya. Isang malalim na buntong hininga muna ang pinakawol ni Celestine bago nagsalita. Kailanman ay hindi ko pinangarap ang may kasal sa isang hambog. Sa tingin mo ay natutuwa akong madikit ang pangalan ko sa apelyido mo? Kinasusukleman ko ang araw na pumayag ako nang ipinilit ng papa mo ang kasal na di ko ninais. Kaya mas mabuti sigurong mag-file ka ng annulment, wala akong hahabulin sa salapi mo. Kaya kung buhayin ang anak na hindi mo kinilala noon, kahit wala kang ibigay kahit 5 dulang. Abandonadang asawa ako pero may dignidad ako na hindi mo pwedeng apak-apakan lang. At ako pa talaga ang Cecilia sa apelyido ninyo. Really, Zandro? Ikaw pa ang may babae pero ikaw pa ang galit. Wow! Habol ang hininga ni Celestine matapos ang mahabang sermon sa asawa. Napandi na siya sa kaseselos nito kahapon pa at ngayon ay pipigilan pa siyang umuwi sa kanila. Mahal naman, bakit napunta na sa annulment ang biglang kabig ng nahimasmasan na si Zandro? Huwag mo akong hahamunin, Zandro. Hindi ako sag-apa sa lalaki para magmakaawa sa'yo. Alam na alam mo yan, ang walang kwenta mong pagseselos talaga ang buwisit sa pagsasama natin, ang nakahalukip-kip na sermon ni Celestine. Sorry na nga di ko lang mapigilan magselos doon sa Rodney na yun panay pagpapansin sa'yo. Bakit may narinig ka ba sa akin ang nagkita kayo ng Janela mo sa Maynila, at ngayon para kang naka-jackpot sa loto nang makita ang imbitasyon sa reunion? Hinampas ni Celestine sa mukha ni Zandro ang nakarolyo pang imbitasyon na siyang nagpasiklab sa galit niya kanina. Lumuhad na si Zandro sa harapan ni Celestine. Sorry na mahal. Hindi naman sa pangalan ni Janela ako na-excite kundi sa mga barkada ko sa high school na isa din sa mga organizers. Wala pa ring imek si Celestine at humiga na lang siya sa kama. Bigla siyang napagod sa sobrang emosyon kaninang nagsusumbatan silang mag-asawa. Buti na lang at si Celeste ay nasa mga lolo at lola nito. Tumabi si Zandro sa asawa at niyakap ito mula sa likuran. Hinagkan niya ang ulo ni Celestine at nagsalita. Mahal pa isa. Isang siko ang naging sagot ni Celestine, tumama iyon sa sikmura ni Zandro, at parang pananggapuspusan siya ng hininga sa ginawa ng asawa. Manyak ka talaga kahit kailan, gigil na sa ad ni Celestine.